si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Grupong Manibela muling nagkasa ng tigil pasada ngayong araw. PCG nilinaw na hindi gaganti sa nakaraang insidente ng pangaharas ng China Coast Guard. PBBM iniutos na irepaso ang sahod ng mga manggagawa. DepEd iminungkahing tapusin ang academic year 2024 to 2025 sa Marso. US Coast Guard nagsagawa ng Advanced Incident Command System course para sa PCG. Cannon Road bukas na muli para sa mga may light vehicles. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Muli na naman ikinasa ng grupong Manibela ang tigil pasada ngayong araw bilang pagtutol sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ng gobyerno. Bukod dito ay layunin din ng grupo na makiisa sa tatlong araw na kilos protesta na ikinasa ng grupong pinagkaisahang samahan ng mga tsuper at operators nationwide o piston nitong 29 ng Abril hanggang Mayo 1. Samantala, hindi pa rin umano nawawala ng pag-asa ang grupo na sila ay papakinggan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang panawagan na itigil ang pagpapatupad ng PUVMP. Nito, 30 ng Abril, formal nang natapos ang palugit sa franchise consolidation para sa programang PUVMP ng gobyerno. Samantala, hindi muna manghuhuli ng mga unconsolidated jeepneys ang LTFRB hanggang 15 ng Mayo. Narito ang ulat ni Princess Castro. Bagamat formal nang nagtapos ang palugit sa franchise consolidation ng mga jeepney, hindi muna manghuhuli ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB simula Mayo 1 hanggang 15 ng buwan na mga pampasaherong jeep na hindi nag-consolidate sa itinakdang palugit ng ahensya nitong 30 ng Abril. Kaugnay nito, sinabi ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na magpapadala muna ang LTFRB ng notice o show cause order sa mga operator ng jeep upang may paliwanag kung bakit hindi maaaring tanggalin ang kanilang prangkisa. At makaraan ang 15 araw, makikipag-ugnayan na ang ahensya sa Land Transportation Office at Philippine National Police para magsimula ng paghuli sa mga hindi consolidated PUVs. Paliwanag ni Guadis, sa kasalukuyan hindi maaaring pumasada ang mga hindi nag-consolidate dahil lalabas na sila ay mga kolorum. Samantala, sa 2 ng buwan ng Mayo, mag-uumpisa na ang ahensya sa pagpapatupad ng aprehensyon. Paglilinaw din ni Guadis na ang consolidation ay first phase pa lamang ng PUVMP. Ayon niya, kung ang mga consolidated vehicle ay roadworthy pa, papayagan sila na hindi muna mag-modernize ng sasakyan. Ngunit pagdating ng 3rd taon ng programa sa taong 2027, kailangan nang i-adopt ng operator ang pag-modernize ng kanilang sasakyan, kabilang na ang pagpapalit ng mga 15 years old na sasakyan pataas. Bagamat mayroon pang ilang natitirang porsyentong hindi nakapag-consolidate, hindi naman anya kukulangin ang biyahe sa mga ruta sa Metro Manila dahil marami naman ibang sasakyan sa mga lugar tulad ng bus, van at motorsiklo. Sa kasalukuyan, nasa 82% na ng mga pampasaherong sasakyan ang nag-consolidate sa buong bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagtitiyak ng mabuting kalagayan para sa mga commuters ay inilatag ng Department of Transportation o DOTR ang ilang mga paalala para sa maginhawang biyahe. Ating yang tunghayan sa ulat na hatid ni Daniza Lopez. Dahil tag-init at labis ang tindi nito sa ngayon, ay ibinaagi ng Department of Transportation o DOTR ang ilang tips para sa mga commuters upang maging maginhawa ang kanilang biyahe.
Una na rito ang pag-inom ng tubig upang maiwasan ang heat exhaustion at hindi mag-init ang katawan. At pangalawa ay ang pagdadala ng pamaypay at bimpo dahil kung minsan ay mainit sa pila ng mga sasakyan. Mariin ding ipinaalala ng DOTR ang pagdadala ng payong, sombrero at sunglasses laban sa direktang sikat ng araw. Pinayuhan din ito ang publiko na magsuot ng komportabling damit at ang paglalagay ng sunscreen o sunblock upang maiwasan ang anumang epekto ng init sa balat. Payo pa ng DOTR, kung maaari ay ipagpaliban muna ang paglalaba sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 2 ng hapon dahil ito ang kadalasang oras na matindi ang init ng panahon. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang kaganapan, dahil matindi ang init na nararanasan ngayon, ay nagbigay ng first aid tips ang Philippine Red Cross o PRC sakaling may dapat na respondihan sa anumang heat-related illness. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Ibinahagi ng Philippine Red Cross o PRC ang life-saving tips na dapat gawin ngayong mataas ang tsansa na magkaroon ng heat stroke dahil sa tindi ng init ngayong panahon. Sakaling mayroong masaksihan na nakararanas ng sintomas ng heat stroke, ay nasa unang payo ng PRC ang agarang pagtawag sa hotline nito na 143. Pangalawa ay ang pagsisiguro sa pasyente na hindi ito nakabilad sa araw at dapat na nasa lilim o malamig na lugar. Pangatlo ay ang pagtatanggal sa damit o luwagan ito upang maginhawaan ang pakiramdam at mabawasan ang init sa katawan. Kasunod din sa hakbang nito ang pagpapaypay at paglalagay ng cold compress sa balat, ulo at mukha ng pasyente. Ipinaalala rin ng PRC sa huling hakbang ang pagpapainom ng malamig na tubig. Matatandaan na naiulat sa bansa ang Dangerous Heat Index kung kaya't pinagdodoble ingat ang publiko laban sa heat stroke, heat cramps at heat exhaustion. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nilinaw ng Land Transportation Office o LTO na isang scam ang kumakalat na mensahe na maaaring matanggap ukol sa traffic violation. Payag ng LTO, tanging sa opisyal nitong website lamang nakikita ang naging paglabag sa trapiko at hindi sa link na nakasaad sa mensahe. Pinaalala rin ng ahensya na hindi dapat magpadala agad ng pera sa mga ganitong insidente, bagkos ay ipagbigay alam agad sa mga otoridad. Itinuring ng Philippine Coast Guard na nakamamatay ang nakaraang insidente ng Chinese Coast Guard. Ngunit paglilinaw ng ahensya, hindi na ito gaganti sa China upang hindi na mas tumaas pa ang tensyon. Narito ang ulat ni Francis Riudique. Magsasagawa lang sana ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng resupply mission sa Baho de Masinloc. Ito ay upang magbigay ng libreng krudo at food supply sa mga mangingisda. Ngunit 8 barko ng China ang salit-salitang bumuntot at tinangkang harangin ang barko ng PCG at B4. At muli na namang umabot ang tensyon sa pambobomba ng China Coast Guard sa mga barko ng PCG. Dahil dito, nasira ang metal railings at canopy ng barko. Ngunit sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang B4 at PCG sa kanilang misyon. Ang kamakailang insidente ng pangharas na ito ay itinuturing ng PCG na sobrang delikado at nakamamatay. Ngunit pagigit ng PCG sa kabila nito, wala umanong balak gumanti ang ahensya sa China Coast Guard. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Jay Tariela, susunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na manatiling propesyonal at iwasang maging sanhi ng mas pagpapataas ng tensyon. Pagigit ni Tariela, hindi nito hahayaan na magkaroon ng excuse ang China na magpadala ng warships at tuluyang pataasin ang tensyon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, nasa isa hanggang dalawang bagyo ang posibleng makapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Mayo.
Ito ay ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ngunit wala namang umanong kasalukuyang low pressure area ang binabantayan hanggang sa susunod na linggo. Samantala, tanging easterlies lamang ang nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. DA naglunsad ng cooking caravan upang isulong ang nutrisyon at urban agriculture. BI inaresto ang dayuhang Chinese na iya bunsod ng cyber fraud. PBBM inutos na irepaso ang sahod ng mga manggagawa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Bilang tugon sa inaasahang epekto ng inflation, ipinaripaso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sahod ng mga manggagawa. Aniya na papanahon na para baguhin ito. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Francis Riudique. Dahil sa inaasahang epekto ng inflation sa bansa, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na repasuhin ang minimum wage ng mga manggagawa. Iniutos niya ito sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Ang pahayag na ito ay mula sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Labor Day sa Malacañang kahapon. Ayon sa Pangulo, napapanahon na umano upang muling reviewin ang minimum wage. Kaya naman nagbigay ito ng 2 buwan para sa RTWPB para aksyonan ito. Nanawagan din ng Pangulo sa National Wages and Productivity Commission na tiyakin na lahat ng stakeholders ay hindi malulugi. Bukod dito, ipinag-utos din ng Pangulo ang pagsiguro ng proteksyon para sa mga overseas Filipino workers. Let us continue to mobilize the 2.8 billion peso action fund and provide protection for distressed OFWs to attain justice and be safe from harm during global crises and emergencies. Dagdag pa rito, nanawagan din ng Pangulo sa Kongreso na patuloy na gumawa ng batas na siyang magbibigay ng maraming oportunidad sa Pilipino na makapagtrabaho. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Inilansad ng Department of Agriculture o DA ang garden-to-table cooking caravan sa Rizal Park upang isulong ang masaganang paghahanda ng sariling pagkain sa hapag ng pamilya. Ito ay sa ilalim ng layunin ng ahensya para sa sapat na pagkain at karapatan ng bawat isang makakuha ng sustansya mula sa kanilang sariling lugar, partikular na sa bawat tahanan. Kasama rin sa nasabing caravan ang pagsulong sa urban farming, kakibat ang iba pang ahensyang kumakatawan sa sektor ng agrikultura. Muli na namang itinanghal bilang top filer ng Intellectual Property Office of the Philippines ang Department of Trade and Industry o DTI Design Center sa ginanap na 2024 Gawad Yamang Isip Awards kamakailan. Iginawad ng intellectual property ang pagkilala dahil sa patuloy na tagumpay ng center sa pagsuporta sa inobasyon na may higit 50 proyektong nagawa, kabilang na ang kliyente na tinulungan ito noong nakaraang taon. Ito ang 8th Top Industrial Design Filer Awards ng Design Center simula pa noong taong 2017. Iminungkahi ng Department of Education na tapusin na sa buwan ng Marso ang academic year 2024-2025. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Francis Bringas, nagsumite ang ahensya ng liham sa opisina sa Office of the President laman ang nasabing panawagan. Paliwanag niya ito ay hakbang upang muling maibalik ang original academic year na nagmula ng Hunyo at magtatapos ng Marso. Nitong Mayo 1, sanipwersang inaresto ng PNP, ACG at PAGCOR ang nasa 16 na mga nagpapatakbo ng illegal na online raffle sa Facebook. Narito ang ulat ni Princess Castro.
Arestado ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNPACG at mga kinatawa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang nasa 16 na nagpapatakbo ng ilegal na online raffle sa Facebook nitong unang araw ng Mayo. Bistado ang mga suspect sa kanilang opisina sa loob ng isang subdivision sa Binyang, Laguna habang nagsasagawa ng live stream sa kanilang 50th raffle event. Napag-alaman ng mga otoridad na ang pangalan ng FB page na pinapatakbo ng mga suspect ay ang Lucky Dream 4. Base sa pananaliksik ng mga otoridad, ang Lucky Dream 4 ay matagal nang nag-ooperate at ito ay mayroong 111,000 followers sa Facebook. Ang grupo ay nagsasagawa ng live online raffle games at nag-aalok ng second-hand modified motorcycles bilang papremyo. At aabot umano sa 1.8 million pesos ang makokolekta nila sa bawat raffle event. Dahil dito nakaipon umano ang mga suspect ng mahigit 8 milyong piso mula noong sinimulan nila ang illegal na online operation. Samantala, isa sa mga lubos na ikinababahala ni PAGCOR Senior Vice President Raul Villanueva ay karamihan sa mga miyembro ng naturang grupo ay mga kabataan at 27 anyos lamang ang pinakamatanda sa kanila. Kaugnay nito ay pinayuhan naman ni Villanueva ang mga ito na kung negosyo ang ginagawa nila, kailangan nilang makakuha ng lisensya mula sa Gaming Corporation at magparehistro rito upang legal na makapag-operate ng online gaming platform. Sa katunayan, matagal na silang nakatatanggap ng mga report patungkol sa mga ilegal na aktibidad online at ito'y kanilang patuloy na tinutugunan. Ang isinagawang raid ay bahagi ng layunin ng State Gaming Corporation na paigtingin ang paglaban sa ilegal na online na pagsusugal sa pamamagitan ng pinalakas na pakikipagtulungan sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Kumpiskado ang higit sa 29 na milyong pisong dried marijuana o kush mula Thailand na dumaan sa tanggapan ng Manila International Container Port. Ang buong detalye at tunghayan sa ulat na ito. Umaksyon ng Bureau of Customs o BOC sa tanggapan ng Manila International Container Port o MICP sa pagkumpiska ng kargamento mula Thailand na naglalaman ng kush o marijuana. Ayon sa ulat, ang halaga ng ilegal na droga ay higit sa 29 na milyong piso kung saan nakumpirma ito matapos ang X-ray examination at ang 100% physical examination matapos suspetsahan ang kargamento. Kasunod ng inspeksyon, ang nasabing pag-aangkat ng kush ay lumabag sa patakaran ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, maging sa Customs Modernization and Tariff Act. Matapos ang pagsisiyasat, ang mga kargamentong kasabay nito ay binusising maigi dahil sa mga nilalaman nitong pinagbabawal na droga sa pag-aalalang mayroon ding nakatago sa iba pang kargamento. Pahayag naman ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio, ang operasyong naisagawa ay nakapagpapaigting sa proteksyon at kaligtasan ng bansa laban sa banta ng ilegal na droga. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang dayuhang Chinese bunsod ng kasong cyber fraud na kanyang kinasasangkutan. Ang buong dahilan alamin sa ulat na ito. Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang isang dayuhang Chinese. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, ang arestado ay kinilala bilang si Ching Xingye, kung saan patungo siyang Hong Kong sa kabila ng kanyang kasong kinasasangkutan ukol sa cyber fraud. Sa tanggapan ng Immigration Department matapos mabanggit ni Chin ang kanyang pangalan, agad na tiningnan ng opisyal ang kanyang pagkakakilanlan sa tala ng derogatory check ng ahensya. Pahayag ni Tansinko, agad na itinungo ang arestado sa mga kinauukulan upang masiguradong iisang tao lang ang nakalagay sa tala. Doon nakumpirmang nasa derogatory hit list nga si Chin at nabibilang din sa blacklist bunsod ng pagiging di katanggap-tanggap na dayuhan, dulot ng overstaying at ilegal na pagtatrabaho sa bansa.
Sa kasalukuyan, itinungo na ang dayuhan sa BI Warden Facility sa Camp Bagong Diwa para sa kanyang nalalapit na deportasyon. Habang ang iba pang impormasyong nakalap ng BI Border Control and Intelligence Unit ay ikinumpirmang sangkot din si Chin sa mga gawaing ukol sa cyber fraud pati na rin ang ilegal at walang permisong pagtatrabaho. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Philippine Air Force at Philippine Army tinalakay ang joint training initiatives ng parehong organisasyon. USCG nagsagawa ng Advanced Incident Command System course para sa PCG. AFP nagsagawa ng aerial resupply mission sa Patag Island. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Pinasalamatan ni Philippine Coast Guard o PCG Commandant CG Admiral Ronnie Hill Gavan ang US Coast Guard o USCG sa pagsasagawa nito ng 2 linggong Advanced Incident Command System o ICS course na nagsimula kamakailan para sa 16 na opisyal ng PCG sa National Headquarters ito sa Fort Area, Manila. Nagbahagi ng mga kaalaman at kakayahan ang mga USCG instructor na pinamumunuan ni Lieutenant Commander Aaron Macquillan ukol sa pagpapabuti ng organisasyon, pamamahala ng mga insidente at interagency coordination sa panahon ng emergencies. Nitong kamakailan lang ay bumisita si Philippine Army Chief of Staff Major General Potenciano Camba kay Philippine Air Force o PAF Commanding General Lieutenant General Stephen Pareño sa PAF Headquarters Villamor Air Base sa Pasay City upang talakayin ang mga inisyatibong posibleng maisagawa ng 2 organisasyon. Sa nasabing pagpupulong ay sinaliksik ng 2 leader ang mga potensyal na kolaborasyon sa pagsasanay na naglalayong pahusayin ang pagkasanib ng operasyong militar para sa Philippine Air Force at Philippine Army. Matagumpay na nagsagawa ang Armed Forces of the Philippines o AFP ng resupply mission sa Patag Island nitong kamakailan lang. Sakay ng NC-212I aircraft, napadala ang mga gamot at food supply sa mga sundalong nakadestino sa nasabing isla. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, ang operasyong ito ay kabilang sa pagtitiyak ng ahensya ng kapakanan ng mga sundalong nakatalaga sa West Philippine Sea. Bukas nang muli ang tagyag ng Cannon Road sa Benguet, ito ang inanunsyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH nitong Mayo 1. Isa ito sa mga pangunahing daan patungo sa itinuturing na summer capital ng bansa na Baguio City. Anila tanging light vehicles lamang muna ang papayagang dumaan rito, kung saan bilang karagdagan ay ipapatupad rin ang alternation one-way traffic scheme para sa mga biyaherong paakyat at pagbaba sa Baguio. Samantala, pinapayuhan muna na ang mga lula ng heavy vehicles ay maaaring dumaan sa Marcos Highway o sa Asin ng Alisan San Pascual Road. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Grupong Manibela muling nagkasa ng tigil pasada ngayong araw. PCG nilinaw na hindi gaganti sa nakaraang insidente ng pangaharas ng China Coast Guard. PBBM iniutos na irepaso ang sahod ng mga manggagawa. DepEd iminukahing tapusin ang academic year 2024 to 2025 sa Marso. US Coast Guard nagsagawa ng Advanced Incident Command System course para sa PCG. Cannon Road, bukas na muli para sa mga may light vehicles.
patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang mga pinakamainit na balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/onemedianetwork. Ako si Jade Buhoy at itong News Force.